Tawagin na po natin ang owner na si Chef Belgica ng Simple Flan dito po sa Bacoor, Cavite. Umaga kay ganda sa'yo, Chef. Yo, what's up guys? Muling nagbabalik ang pinaka-poging vlogger sa YouTube. De, joke lang. So, ito nga. Ang topic nga natin ngayon is... Wait lang, tagilid yung camera. So, ayan. Patay na ba? So, ang topic nga natin ngayon is traditional business versus online business. So, ano ba yung disadvantage at yung disadvantage ng dalawang yun? So, basta yun ang ating topic ay yung vlog na to. At kung bago ka lang sa ating YouTube channel, ako nga pala si Wilbert Belgica. Isa akong chef for 7 years at meron akong negosyo ngayon na Simple Flan. Is nasa Facebook siya. facebook.com/simpleflan. Ano na siya? 1 year and 6 months na siya. So, yun. Tara, magsimula na tayo. So, ano nga ba pinagkaiba ng online business sa traditional business? So, ang online business is, ano siya, nasa online nga lang siya. So, pwede siya sa Facebook, or may sarili kang website, or may, ano ka, Shopify. Basta saan siya, online. Ang, ito rin yung, ano eh, yung tinatawag na e-commerce, kumbaga. Ito yung, ano nga, yung bago. Tapos, doon naman sa isa is yung traditional business. So, ito nga yung, ano, may physical store ka, nasa mall, nasa palengke, mga ganun. Yun yung, ano, traditional business. So, yan. At talakayin natin yung mga disadvantage ng isa sa isa. So, sa online business, ang advantage niya is, ano siya, wala kang overhead expenses. Overhead expenses. Kasi, di ba, pag sa traditional business is meron kang mga tauhan, may mga binabayaran ng tao doon sa business mo. Halimbawa, doon sa pesto mo, kailangan mo ng tao, ng cashier, ng mga ahente, mga ganun ba. So, dito sa online business is wala siyang overhead expenses kasi nga, nasa online naman siya. So, ano nga ba ang disadvantage ng dalawang yan sa dalawang yan, yung online saka yung traditional. Sa online kasi, malawak yung reach mo kasi yun, kasi ano siya eh, nasa internet nga. So, online siya. So, maraming tao yung makikita ng business mo. At dito naman sa traditional nga is yung mga nandoon lang sa lugar ng kung nasaan yung pesto mo, yung store mo, doon lang yung makikita tao. Kaya kung makapansin nyo ngayon, di ba, kahit yung may mga physical store is meron pa rin silang Facebook page or website kasi nga para mas malawak din yung reach nila. So, ang disadvantage naman dito sa online, ano siya, hindi araw-araw may benta. Kasi nga, ano na lang siya, online. Depende lang siguro pag nag-ano ka ng Facebook ads, YouTube ads, Google ads, mga ganun. Dito naman sa traditional business is, ano siya, araw-araw ba? Kung hindi araw-araw is almost araw-araw may benta siya kasi nga yung mga taong dumadaan doon sa store mo is ano siya, bumibili. So yun naman ang kinagandahan pag may ano ka, pag may pwesto or may physical store ka talaga. Excuse me. So ito pa. Sa online business is ano siya? Oh, dito. Kapag nagsisimula ka pa lang, kailangan magsimula ka muna sa online. Kasi dito sa online, maliit lang yung kailangan puhunan. Almost ka kahit wala kang lalabas sa puhunan niya kasi ano naman yan eh, online naman eh. Pwede ka kumbaga, para makapagbenta ka dyan, pipicture mo lang yung product mo. Magagawa ka lang ng sample na product para pagsimula ka magbenta, ipicture mo yung tapos, ipopost mo siya online. So, ano siya, sa pagsimula, kailangan talaga sa online ka muna magsimula. Kasi nga, maano siya, mababa yung capital or almost no capital na talagang kailangan. At dito na, pero syempre, hindi ka naman habang buhay nasa online ka lang. Kailangan mo rin kumuha ng pesto talaga. So,
kapag lumalayo ka na, syempre, kukuha ka na ng pesto para yung, ano, mas malawak ka talaga yung, ano mo, yung reach mo. Kasi, meron ka sa online, meron ka pa sa physical store. So, ano siya, kumbaga, dalawa na yung pagkukuha mo ng income, ng benta. Isa pa sa kinagandahan sa, dito sa online selling is, ano siya, walang kailangan na permit. So, kung meron man, as ano siya, very, very minimal lang yung mga kailangan permit. So, dito sa traditional is, maraming kailangan nyo na permit. So, fire safety permit, kahit hari permit, basta lahat ng permit, andyan na. Pero nga ngayon, di ba, kasi nitong nagka-pandemic is, inaano ng BAR na kailangan daw lahat ng online seller is magpa-register na rin sa BIR. So yun nga. So yung business ko is naka-register naman siya. Pero nga lang sa DTI lang muna. Kasi nga noon hindi pa naman talaga ni-require na yung online business is magpa-register sa BIR. So kaya itong ni-require nila na magpa-register sa BIR is magpa-register na tayo. So kailangan nating sumunod sa gobyerno kasi sila talaga yung nag mga rules and regulations. So kapag hindi ka sumunod dyan sa rules nila, so pwede ka lang ipasara at pwede kang ma-penalty. So kaya kailangan sumunod tayo sa pinapagtupad ng gobyerno. So yun, hanggang dito lang muna ulit. Kung nagustuhan mo tong content natin ngayon at kung gusto mo naman gantong vlog, hit mo na yung subscribe button sa baba at yung notification bell para ma-update ka sa mga susunod natin na vlog. So, hanggang dito lang muna. Paalam, bye-bye.